Magandang hapon po sa ating lahat. Meron po tayong isang sorpresang interview sa isang dating under ng Shenghua broker. At handa na po si Miss Angel, hindi po totoong pangalan, na magsalita at isiwalat kung anuman ang irresponsibilidad na ginawa ng Shenghua broker. Miss Angel, pwede niyo na pong isalaysay ang lahat na nangyari. Good afternoon. Good afternoon. I-share ko lang po yung mga naging experience ko under the Shenghua management 2 years ago. Start from 2018 until po October 2020. Mm-hmm. So that time is my 8 years in Taiwan. For the first time, I experienced na ganun yung klase ng management ng isang broker. Mm-hmm. Na before, ibang broker yung may hawak sa amin na nasa maayos na management kami na within my 4 years sa dati kong company. Mm-hmm. And nung nawakan na kami ng Shenghua management, ang laki nung pinagkaiba nung unang broker sa Shenghua management. Kaya medyo nahirapan kami mag-adjust under sa management nila. Okay. Dahil more on napansin ko sa kanila, kapag may gusto ang isang employer, na alam naman natin na hindi siya tama sa human rights bilang isang OFW. Mm-hmm. Sa pagkakaalam ko kasi, ang isang broker, siya dapat yung mag-i-explain or magpapaliwanag ng sitwasyon ng isang OFW para mas maunawaan yung employer. Tama. Pero base sa na-experience ko sa kanila, kahit alam nilang may pagkakamali na yung employer, mm-hmm. mas ini-insist pa nila na OFW ang may mali. Mm. Then ididiin pa nila yung OFW, which is mas marami ang napapauwing Pinay doon sa pinanggalingan kong company. Kahit kung tutuusin, dapat may laban ang mga Pinay. Yeah. So based on naging experience ko, dahil ganun yung nakikita kong kalakaran nila. Mm. Pag alam kong tama ako, nangangatwiran ako. Mm. So, nag-search ako sa Google kung ano yung mga human rights bilang isang OFW. Then, sinasabi ko sa kanila na hindi tama yung ginagawa nila. Yeah. So, parang sa nangyari, pinag-iinitan nila ako. Uh-huh. Hanggang sa yung konting mali sa production, papatawag siya ng leader or na supervisor. Yeah. Then, ini-insist nila sa akin na gumawa ng warning letter, which is hindi naman dapat. Dahil humihingi ako ng nagbibigay ako sa kanila ng explanation na yeah. sometimes hindi naman ako ang gumagawa, may ibang gumagawa. Then, mm-hmm. parang ini-insist pa nila na sumunod na lang daw ako. Sabi ko, bakit ako susunod kung alam po ikakapahama ko? Dahil ang pagkakaalam ko, tatlong warning letter, mapapauwi na kami ng Pilipinas. Yeah. So that time, alam kong iniipunan nila ako ng warning letter. Kaya lalo silang umiinit sa akin pag hindi ako gumagawa ng warning letter. Yeah. So, doon na nag-umpisa na laging mainit sila sa akin. Kaya, natututo rin ako mga tuwira na hindi ko namang ginagawa sa una kong naging broker. So, Miss Angel, sorry po. Itanong ko lang po, ano po ba yung ginawa ninyo at ikinagalit ng broker? At bakit, ano ang ginawa ng employer? Bakit kailangan mong, syempre, idepensa ang iyong karapatan? So, ang sa akin po, yung sa employer po, kasi nung time po na that is my 4 years sa company na yon, so yung first 4 years ko po is nasa maayos na ship po ako. Kasundo ko po yung leader ko, yung mga mm-hmm. Taiwanese na katrabaho ko. Yeah. Then dahil po maraming dumarating na Pinay, inilipat po ako ng ibang ship. That time mm-hmm. is nasa night ship po ako. Uh-huh. So, pinagtuturo po ako doon sa mga bagong Pinay na dumarating. Yeah. Dahil kami po yung nauna nga na dumating, pinagtuturo. Mm. Hanggang sa dumating po yung time na nilalagnat ako, nagpaalam ako sa leader namin na uuwi ako kasi yeah. masama ang pakiramdam ko. Yeah. So, hindi po pumayag yung leader namin due to lack of manpower. May 2 Taiwanese na umabsent. Mm-hmm. So ako na lang daw yung maaasahan niya kasi puro bagong Pinay na yung nando sa loob ng production. Kaya hindi niya ako pinayagan umuwi. Okay. Binigyan niya ako ng gamot, pinainom niya ako ng gamot. So para wala na lang issue, sinunod ko yung gusto ng leader, uminom ako ng gamot. Yeah. Then second day, umuwi na kami ng dorm tapos papasok ulit ng gabi. Nagsabi na po ako sa Shenghua na hindi maganda ang pakiramdam ko, nilalagnat ako, hindi ko kayang pumasok sa trabaho.
Kasi time pong yun, yung company namin is may rules na hindi kami pwedeng mag-absent sa dorm. So, kailangan kung MCT tong kami or nilalagnat kami, unless hindi naman ganun kalala yung sakit, kung hindi naman siya emergency, kailangan pa rin namin pumunta sa factory, sa pub, then doon kami magpapaalam sa leader. Pag hindi kami pinayagan ng leader, wala kaming choice kundi pumasok. Magpapahinga lang kami ng 1 to 2 hours sa clinic, then back to production. Kaya sabi niya sa akin, wala po akong magagawa kundi sumunod sa patakaran na pumasok ako sa loob ng factory, ng pub, then sa leader ako magpaalam, then pag pinayagan ako ng leader, magtataxi ako pabalik ng dorm. Kung hindi ako papayagan, wala akong magagawa, mag-i-stay ako sa company. So yung second day ko po na nilalagnat ako, pumasok ulit ako, nagpaalam ulit ako sa leader, hindi ulit ako pinayagan. So binigyan lang nila ako, I was remember na 1 or 2 hours na magpahinga sa clinic, then balik ulit sa production. So ginawa ko noon, para makasurvive, uminom ulit ako ng gamot. Every after 2 hours, umiinom ako ng gamot para lang makapagtrabaho kahit sobrang sama na ng pakiramdam ko. Okay, then, take note po natin yung gamot na iniinom mo na bigay ng iyong leader at yung gamot na iniinom mo every after 2 hours. Ano po yung gamot na yun? Yung first day ko po is galing po sa leader namin. Yung po yung ib na, yung puti po na maliit. Mm-hmm. I think that is made in Japan na maraming bumibili ng gano'n kasi parang pain reliever siya na kung ano yung kahit na ano sakit. Pero i-take note natin po sa lahat ng manonood ng video na ito na hindi po maganda at hindi po safe ang uminom ng kahit anong gamot na hindi nalalaman ng doktor kung ano ang iyong sakit. Sige po, Miss okay. Angel. Then yung second day po, ako na po yung nag-provide ng gamot kasi nahihiya na po ako magsabi sa leader namin. So ako po ang bumili ng gamot galing sa Pinas. Dahil may tinda naman po sa dorm namin noong time na yun, uminom po ako ng bioflu, amoxicillin at saka mepinamic. Sabay ko siyang iniinom. So hindi ko naman dapat iinumin yun kung pinayagan nila akong mag-rest or kaya ako sinabihan na ako ng broker na kailangan na ako ipa-check. Pero dahil nga po sa sitwasyon ng company namin, sa rules, so naisipan ko yun para lang hindi na magkaroon ng issue, gumawa ako ng paraan para masunod ko yung gusto nila. Yes. Nakasurvive naman ako ng second day, pero yung third day po, stress day ko na, doon na talaga sobrang sama ng pakiramdam ko na as in, nanghihina na yung buong katawan ko. Kaya nagsabi na ulit ako sa kanila na hindi ko na talaga kaya. Sabi ko ganun, saan ko na magpadala sa ospital. So doon pa lang po nila ako sinugod sa ospital, which is pagdating ko ng ospital, dumudugo na yung ilong ko, nagsusuka na ako. Then 42 degree na po yung body temperature ko that time. Oh my God. Ano then, po lang sakit niyo nun, Ms. Angel? Yes, ma'am. Ano pong sakit nyo na ganun po kagrabe yung simptoma, Miss Angel? Balik in infection na po siya na sinabi po sa akin ng doktor na bakit daw pinaabot ko ng ganun kalala kasi magana po yung right side ng kidney ko. Bali, doble na po yung iminagali. Oh my God. Then that time po, doon ko rin po nalaman na kasi panggabi nga po ako tapos busy pa sa trabaho. Yeah. Sobrang pagod lagi pag uuwi. Hindi ko po alam na buntis ako nung time na yun. Oh my God. Mm-hmm. Sobrang dami ko na pong nainom na gamot. Kaya tinanong po nila ako kung anong decision po. Medyo nahirapan po akong mag-decide dahil nga sa sitwasyon na ng katawan po. Yeah. Kailangan ako injekan ng mga gamot dahil kung hindi ako injekan, mas lalala yung kidney infection ko na pwede ma-uwi sa dialysis. Pero sabi naman po sa akin ng doktor, gagawin nila lahat ng makakaya nila na hindi yun mauwi sa dialysis na tatry nila na makukuha sa mga injection antibiotics, which is umagree naman po ako dahil yun, kung yun lang po yung solution para makasurvive ako. Then tinanong ko So tinanong ko po nung time na yun ng boyfriend ko kung papayag ba siya na ipaalis ang boyfriend bata kasi yun na lang yung paraan kasi kung bubuhayin namin, wala na rin mangyayari dahil sa sobrang dami na pong gamot na ininom ko at na-inject sa akin. So, no choice po kami, pinaalis po namin. So, sinabi ko po sa kanila na yun na magiging decision ko, which is nakiusap po ako sa kanila nung time na yun na kung pwede, mangyayari sa akin is
wag nang ipaalam sa pub na kung pwede is leader or supervisor na lang pataas ang makakaalaw. Yeah, tama. Masyado na po siyang private, tapos alam naman po natin lahat na pag sa Pilipinas, hindi magandang gawain talaga yung magpapaalis ng bata. Yeah. Alam po na na pag-uusapan ako ng mga kapwa ko, Pinay, kapwa ko OFW sa loob ng factory. Sabi ko para less na lang sa issue, hindi na lang madagdagan yung stress ko, baka pwedeng kami-kami na lang nakakaalam. Na which is nakipag-agree naman po ang Shenghua, tapos tinawag nila sa HR ng company. Mm-hmm. Pumayag naman daw. So, yung po nung time na yun, sabi ko, okay na. Mm-hmm. So, yung sa loob po ng 8 days ko sa loob ng ospital, doon po naranasan na sobrang nanghihina yung buong katawan ko. Pero never po ako nakakita kahit isang concert sa Shenghua. Never mm-hmm. po ako nilang pinuntahan sa ospital sa loob ng 8 araw. Mm-hmm. Nung first day ko po, inihatid lang nila ako, inayos nila ang papel ko, then iniwan na lang po nila ako dun sa bed. Kahit alam nilang ganun yung sitwasyon ko na marami akong bit-bit na dextrose at saka mga nayaan po nila ako. Then, nung sinundo po nila ako, inayos lang din nila ang papel ko, then binabukasan, sinabihan nila ako na kailangan ko nang pumasok sa production. Agad, agad po? Opo, which is, sinagsabi po ako sa kanila na nung hihina pa yung katawang ko, baka pwede magpahinga pa ako. Mm. Sabi nila yun daw yung utos sa loob ng production. Nung wala daw magagawa, sumunod na lang. So sa makatwid po, hindi ka binigyan naman kahit konting pagkakataon ng Shenghua broker na makapagpahinga ka naman kahit isang araw. Yung pagkakasundo po nila sa akin ng araw tanghali, then natulog lang ako ng isang gabi, kinabukas ako may pasok na akong gabi. Okay. Sige po, patuloy niya, Miss Angel. Then, yung po, nung pagdating ko po sa loob ng production, nagulat ako na sinabihan ako ng leader ko na mag-aaral ako ng bagong machine. Mm-hmm. So, yung machine na yun, wala pang Pinay na humahawak. Almost Taiwanese dahil mahirap po daw yung spec ng machine. Mm-hmm. So, nakiusap ako sa leader ko na kung pwede, wag muna nung time na yun ako ang mag-aral dahil nga sa sitwasyon ng katawan ko, ang dami ko iniinom na gamot, ang dami na-inject ako ng gamot. Parang hindi pa ako nakaka-recover. Yeah. Tama. So nagalit po sa akin yung leader, hindi daw pwede kasi yun na lang daw yung machine na pwede kong hawakan dahil yung ibang machine na hinahawakan ko dati is hawak na ng mga bago. Mm. So ako lang din daw yung pwede mag-aral doon. Yeah. Sinabi ko po sa kanila na hindi ko naman tinatanggihan but maghintay ng time kung kailan okay na yung katawan po. Na Miss Angel, okay na kaya. Ano po ba yung mga machine na hinahawakan nyo? Mabigat ba? Malaki? Magaan? Well, totally po. Hindi naman siya totally mabigat pero madami po siya. Auto machine po yun. Then yun nga, may binubuhat kami pero hindi naman siya ganun kabigat yung binubuhat. Pero pabalik-balik po kasi kumbaga parang kahit magaan lang yung binubuhat namin siguro 1.5 kilo or 2 kilo. Pero okay. Sa paulit-ulit na ginagawa siya sa 12 hours, mabigat yung impact sa katawan. Yeah, okay. So, halimbawa kapag sabihin ng Shenghua broker na meron naman kayong pahinga, bakit dinadala dahilan mo na hindi mo kaya? Meron naman kayong in-between na pahinga. Sa tingin nyo ba sapat yun after na nangyari sa inyo? Sapat yung pahinga in-between your work? Situation ko po kasi hindi talaga kaya yung break time lang na 25 minutes kada 2 hours kasi sobrang dami nga pong in-inject sa akin na gamot para sa kidney ko at saka nagpaalis po ako ng bibig. Kumbaga, ang kinatatakot ko hindi na. Tapos sinabi ko naman po sa kanila, nakipag-usap po ako noon sa manager ng Shenghua na si Mr. Charlie na sabi ko sa kanya kung pwede niya akong tulungan mag-explain sa leader at saka supervisor na hintayin muna makarecover. So, unexpected yung sinagot sa akin. Ang sabi niya sa akin, isang maliit na OFW lang daw ako. Kung hindi na daw kaya ng katawan ko, is mag-resign na lang ako kasi kaya daw nila akong palitan kahit 10 tao. Which is ironic po, linawin ko ha, nung sinabi niya sa inyo na pwede ka agad palitan, ironic kasi hindi ka nga pinagpahinga nung may sakit ka kasi nga walang ibang tao. So mali po yung sinabi na hindi ka kailangan. Kailangan ka nga nila kaya hindi ka pinagpahinga. Dapat malinaw ito ng mga manunood. Yes po, Miss Angel.
Then yung po ang sabi sa akin na kung hindi na daw kaya ng katawan ko is mag-file na lang daw ako ng resignation, umuwi na daw ako ng Pinas, doon na lang daw ako magpahinga, dahil naman daw mahina na yung katawan ko. Na po, kaya daw nila akong palitan. So sabi ko, sir, that time is October, then October, yeah, October 2019, then October 2020 is magpi-finish contract na ako. Sabi ko sa kanya, malapit na ako mag-finish contract. Bakit ako magre-resign? Magsa-six years na ako dito. Ngayon pa ba ako susuko? Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, kung hindi ko daw kaya mag-resign, wala daw silang magagawa. Dahil sumusunod lang din daw sila sa rules ng company. Kaya kailangan mag-follow na lang din daw sa company. Dahil isang maliit na OFW nga lang daw ako. Yung anong company ulit, po yun? Linawin natin. Anong company po yun that time? Kasi sabi nila, rules ng company. So, ibig sabihin, parang conscious pilato po sila, naghuhugas sila ng kamay, parang binibigay nilang alam sa iyo na kasalanan ng kumpanya. Ano po ang kumpanya na yun? Malaki po yung utang na loob ko sa company, pero kinakailangan ko po siya sabihin. United Micro Electronics po. Ano po yan? Ulitin niyo po, Miss Angel. United Micro Electronics. So, yung sinabi mo na malaki yung utang na loob mo sa company, ikaw, sa tingin mo, maayos ang kumpanya, pero hindi maayos ang broker. Ganun po ba? Hindi. Sa company po, yes. Maayos po, ma'am, ang company. Kasi marami po silang mga benefits, privilege para sa mga OFW. Yung leader po naman po sa within my 4 years sa night shift is naging okay naman po sila, mga Taiwanese. Then yung nalipat na lang po ako sa kabilang shift ng ipan na panggabi, doon ko po naranasan na mas parang iba yung trato niya sa akin, then mas pinapaborang po yung Shenghua. Okay. Malinaw po. Kaya hindi ko po masasabi na company talaga yung may problema. So yun po, yung after na po na nangyari yun sa amin na ganun po na pinapasok nila ako. So nag-aral po ako ng machine. Yes. Hanggang po na lang. Then nilakasan ko na lang po ang loob ko. So nagulat na lang po ako na may isang kaibigan na nagsabi sa akin na yung personal issue ko is nakapost po siya sa mga computer namin, which is nakikita po lahat ng OFW, mapat Taiwanese or Pinay. Nababasa po yun. Lahat-lahat, madam? Opo. Opo. Kaya yung kaibigan po ang tinatanong ng mga Taiwanese kung totoo daw yung naka-indicate doon sa nakikita nila sa computer kasi naka-public post po siya. Na parang inaano po nila na totoo po ba daw na ginawa ko ganito, ganyan. So hindi po makapagsalita yung kaibigan ko dahil pinoprotektahan niya rin po ako. Tinanong niya po ako na sabi niya sa akin. Kasi siya lang po mag-isa nakakaalam noon ng situation na yun. Tinanong niya po ako na, akala ko ba kinausap mo ang Shenghua at saka ang HR na pumayag sila na ito private yun. Bakit nakapost? Kasi nakikita ng lahat natin Taiwanese din yung mga Taiwanese. Tinatanong ako kung totoo. Sa post po, is it in English or Chinese or both? Both po, English and Chinese. Bali doon po kasi sa post na yun, medyo high, sobrang high-tech po ng company namin. Doon makikita po yung reason na pag nag-personal leave ka po, nag-sick leave, doon po nakasulat lahat yung about po sa pag may nagkakaroon ng problema sa loob ng production, kung ano yung nagiging problema, kung bakit. Na, for example po, nakasira ng machine, doon po naka-indicate na nakikita po ng anim na pub. Bali, anim na pub po kasi kami. Doon po sa pagkakapost po yun is nakikita po siya ng anim na pub. Then any computer po is pwede siyang gamitin para tingnan. So yun po, nag-ano po ako. So ang ginawa ko po, una po pong in-approach doon sa situation dahil nasa loob po ako ng production is yung supervisor po namin. Tinanong ko siya kung bakit naka-public po siyang private issue po. Sagot niya po sa akin is wala daw siyang alam, hindi daw niya alam kung paano daw na i-post. Itanong ko na lang daw sa Shenghua. Okay. Then pag-uwi ko po ng dorm, nagtanong ako sa coordinator namin, her name is Mia, tinanong ko kung paano nangyari na na-post yung private issue ko.
ang sagot din po niya sa akin is hindi niya alam kasi hindi naman po daw siya humahawak ng email or computer na magpo-post ng private issue. So that time, hindi nila nasagot yung question ko kung paano po na public post yun. Mm-hmm. So ang sabi na lang po nila sa akin, nangyari na. Kumbaga, ano pa yung habol ko? Nakita na ng lahat. Teka, so, sandali. Linawin po natin yun. Yun lang po yung sinagot nila nangyari na. Ng coordinator po. Hindi po ba nag-apologize sa inyo? Bakit kailangan nilang i-post yun? Wala po. May sinabi pa po sila sa akin na isa sa coordinator nila na huwag ko na lang daw pansinin. Hayaan ko na lang daw. Sabi ko, paano kung may mag... Kumbaga, ang sa akin kasi is alam naman po natin ang mga Pinay na mahilig sila maghusga. Yes. Chismis ka, nagtatrabaho ka, galing ka sa sakit, tapos ichichismis ka na nung maririnig mo, paparinggang ka na, which is madodoblihan yung stress. Yeah. Ngayon po yung nangyari, na may isang Pinay po na malapit doon sa lingpan na pinag-iinitan ako na diniretsa niya talaga ako na alam niya yung nangyari. Na, ang sabi niya po sa akin, especially daw yung pagkakafile ko ng kidney infection na alam daw niya ang totoo na nagpaalis daw ako ng bata, na hindi daw totoo yung kidney infection. So, ginamit po lang daw yun na parang panakit lang dun sa sa situation. Yeah. Kaya sabi ko, alam ng doktor lahat ng nangyari. Kahit ako nagulat, hindi ko alam na buntis ako nung time na yun. Yeah. Nagulat na lang ako na may na ganun yung sitwasyon ng kidney ko at the same time na buntis pala ako. Walang may kagustuhan na nangyari sa akin. Kahit lalo na ako sa sarili ko, hindi ko siya gusto. Linawan din po. Dahil ako, pinablic post pa ako nung kapwa Pinay ko sa Facebook na ganun yung nangyari sa akin. Yes. So, para po sa pagtulong kay Miss Angel, ano, ang sitwasyon na kung saan ilalagay mo sa alanganin ang isang empleyado o isang tao on computer, meron yan na pwedeng kaso na cyberbullying. Kasi every time na apektado po ikaw emotionally, dahil nga syempre alam mo naman na pag-uusapan ka ng buong pabrika at buong broker na yan. So talagang mali ang ginawa ng Shenghua na isulat yun na napaka-pribadong bagay at hindi ka man lang kinonsulta. Kung may consent mo kasi, parang pwede nating sabihin na kailangan yun. Pero yun lang sinabi nila na nangyari na at huwag na lang pansinin. Sino ang magkakaroon ng emotional impact doon? Ikaw mismo. Kasi alam naman natin na kapag ang chismis nga, pwede yung magbigay ng maraming sakit sa isang tao. Una na yung mental stress, emotional stress na pwedeng ikapahamak mo pa. Diba, Miss Angel? So, okay. Yes po. So, ganun na po yung nangyari, ma'am. So, parang na medyo lumaki na yung issue, then nag-request na lang po ako sa kanila dahil sa kagustuhan ko kung matapos yung 6 years na contract ko sa UMC. Nagsabi po ako na kung pwede, ilipat na lang nila ako ng ibang shift, ilagay na lang ako sa pang-umaga dahil nga, kumbaga, hindi na po ganun kalakas yung katawan ko. Yeah. So nag-file po ako ng medical certificate and doctor request na kailangan sa D-shift na ako magtrabaho. Then that time po is kinausap po ako ng production manager ng UMC na nalaman niya po yung mga nangyari sa loob na nagalit din siya sa supervisor at saka sa leader na bakit may nangyaring ganun. Mm-hmm. Na siya na po yung humingi ng pasensya na which is sobra ko naman po na-appreciate. Then nagtuloy po ako sa pang-umaga. Naging maayos naman po yung flow ng trabaho ko. Then okay na po ako sa leader sa mga Taiwanese. Then that time po is may survey na kami for recontract sa company. Okay. Before pa lang po ako nagtanggabi, nag-survey na sila na kung yes or no sa recontract. Dahil nga po sa naging sitwasyon ko na sa panggabi, nag-no po ako na ayoko na magpa-recontract dahil nga nahihirapan na. So, nung nagpang umaga po ako, naging okay na yung sitwasyon ko. Nakapay na po yung survey ko ng note. Then, nagsabi po ako na mag-transfer na ako sa ibang company. Which is, nakikiusap yung mga leader ko sa pang umaga na kung pwede is magpare-contract na lang ako sa UMC. Total naman po is 3 years na lang natitirang kontrata ko. Then, matagal na ako sa UMC. Para hindi na lang doon mahirapang mag-adjust. So, pinag-isipan ko po nung time na yun kung
mag-i-stay pa ba ako doon kahit alam ko sobrang stress na ako, yeah, or mag-transfer dahil that time due to pandemic is sobrang dami pong company na hiring. Yeah. Sabi ko, gusto kong mabago yung environment na titirhan ko, papasukan ko. So, yeah, nag-decide po ako na magka-transfer talaga ako. Mm-hmm. So, nag-file po ako ng magka-transfer ako, nag-request po ako ng transfer letter sa Shenghua. Mm-hmm. Then, that time po is month of May, nag-request na po ako sa kanila na transfer letter. Then, mm-hmm, nag-apply po ako ng July, signing contract po ako sa isang company sa Chungli. Yeah. Then nagulat na lang po ako nung pagtawag ng broker, ng new broker na dapat papasukan ko. Sinabi po nila sa akin na wala po daw akong document para sa pag-transfer. So, hindi po daw na-file lahat ng documents ko para makapag-sign ako ng new contract. Uh-huh, then okay, sinabi po daw sa kanila na Shenghua is re-contract po daw ako sa UMC kaya hindi daw sila pwede mag-file. Paano yun? Anong ginawa mo doon? So, doon ako nag-umpisa na inalam ko po kung ano yung totoo nangyari. Nasabi ko, imposible akong magiging re-contract sa kanila kasi ang mga kabatch ko is nakapag-sign na lahat ng contract. At the same time, pinlaro ko po sa kanila month of June pa lang, May at saka June na hindi na talaga ako magpapare-contract. Mm-hmm. Mag-transfer ako ng ibang company. Nasabi ko kahit hindi ganun kalaki ang sweldo, basta nakakapagtrabaho ako ng maayos na may peace of mind. Yeah. Tama. Sabi po nila, sabi po sa akin nung hinarap ko po ang Shenghua, tinanong ko po sila personal, pinuntahan ko po sa office, tinanong ko sa kanila kung paano nangyari na ang aga ko nag-request ng transfer letter, ang aga ko nagsabi sa kanila na hindi na talaga akong papare-contract. Yeah. So, may 1 month pa sila na natitira para ayusin yung mga documents ko. Bakit hindi sila nag-file sa label na gano'n yung mangyayari sa akin after ko mag-finish contract? Nasagot po nila, wala daw silang kinalaman. Yung broker sinabi, wala silang kinalaman. So lahat opo, na lang wala silang kinalaman. Opo, gano'n po yung sagot nila sa akin. Ms. Angel, gusto ko lang din linawin sa mga manonood. For sure, maraming OFW ang manonood at ramdam ang sitwasyon mo. Sino ba talaga ang dapat gumawa ng dokumento pag mag-transfer? Kayo po ba or ang broker? Bali, broker po. Kami po yung magre-request. Kumbaga, magde-decide po kami kung magta-transfer or contract. Mm-hmm. Sila po kasi yung mag-aasikaso. Sa kanila po kasi manggagaling yung transfer letter. Okay. So, hindi naman po kami pwede mag-transfer kung hindi kami nagpapail ng transfer letter dahil yung po yung kauna-unahang requirement that time. Ano yung sinabi nila na hindi nila alam? Ano po ang ginawa ninyo? So sabi po nila na hindi nila alam na hindi daw nila alam kung bakit hindi ako nakapag-sign contract nyo sa new company na in-applyan ko. Na siguro daw ayaw lang talaga sa akin noong broker or noong company na in-applyan ko, then sila lang daw yung ginagamit na may mistake. Kumbaga parang ang sinisisi po nila is yung company na in-applyan ko at yung broker na in-applyan. Yeah. Ano po sabi ko, imposibleng ayawan. Eh, pinasa nila ako sa interview, paano nila ako aayawan? Yeah. So nung binalikan ko ulit yung broker na in-applyan ko na mag-sign contract sana ako, tinanong ko sila kung ano ba yung totoo. Sabi nila sa akin, hindi ka namin pwedeng papirmahin ng kontrata kahit ang company, hindi ka pwedeng pumirma ng kontrata hanggat hindi nakikipag-cooperate yung dati mong broker na paalis ka na sa company na yun. Paano ka namin papipirmahin kung ang sinabi ng broker mo sa amin is may re-contract ka sa company mo ngayon? Yeah. Which is naiintindihan ko po yung bagong broker na dapat lilipatan ko na kahit naman talaga sinong broker, hindi ako papipirmahin kapag sinabi ng previous broker na re-contract ako. Yeah, tama po. So, yung po, bumalik po ulit ako sa Shenghua. Sinabi ko po sa kanila yung sinabi sa akin ng bagong broker. So, ang sabi po nila is, aayusin po daw nila yung mga problemang yun. Mm-hmm. So, doon po nag-start na sunod-sunod po yung patawag sa akin sa loob ng production. Pinakausap na po ako ng HR na may kasama translator, then may representative ng broker. Doon na po sila nag-aano sa akin na
inaayos na daw nila yung mga papel, then doon din po ako nakakuha ng mga ebidensya na meron ako. Kung paano po tinanggap ang pagkakamali na sila po ang nagkaroon ng problema doon, na inipit po talaga nila yung mga dokumento. Miss Angel, you know, I really feel so sorry hearing this, you know, experience, you know, dito sa Taiwan. Kasi hindi ko talaga inakala na ganun kagrabe ang Shenghua broker. Hindi lang po ikaw, Miss Angel, ang nagsalita. Ilan na po ang nagsabi na talagang sobra-sobra ang pasakit ng Shenghua broker po. So ngayon, sa iyong pagsasalita, ano po ang gusto ninyong mangyari sa Shenghua broker? Yes po kasi sa experience po, kasi sobra po yung pananakot na ginawa nila sa akin nung nag-file po ako ng kaso, na nakiusap sila sa akin na iurong po na hindi ko talaga siya pwedeng iurong dahil kagustuhan ko makatransfer ng ibang company. Dahil kung iurong po yung kaso nung time na yun, alam po mapapauwi ako sa Pilipinas dahil ang lagi nilang sinasabi sa akin, kahit anong gawin ko, hindi ko kaya ang company nila, ang Shenghua, dahil malaki ang Shenghua. Malakas ang kapit ng owner ng Shenghua sa Taiwan government. Malakas ang influensya ng Taiwan, ng Shenghua owner sa Taiwan government. Paano niyo po nasabi, madam? Sila po ang nagsabi sa akin, ma'am. With, I have evidence for that. Alam niyo po, maraming salamat at na-mention niyo yan kasi meron pong nag-PM sa akin na isang concerned din po na isang Pilipino na nagsabi sa akin na maaaring malaki ang pagkukulang ng Shenghua at walang nagawa ang gobyerno kasi baka nga may connection ang Shenghua broker sa gobyerno nga ng Taiwan. So ngayon madam, sa sinabi niyang yun, ano po yung ebidensya ninyo? Na-record niyo po ba yun? I think po na-record ko yung isa. Although paulit-ulit po nila yung sinasabi sa akin, hindi lang po isa sa co-or nila or staff nila ang nagsabi sa akin. Naiurong po na lang yung kaso kasi sobrang laki ng company nila kaya wala rin mangyayari. Meron po bang pangalan na nabanggit na sa gobyerno na yun nga meron ang kapit nila? Ito po sa translator po namin is si Miss Claire, then isa po sa coordinator namin is si Miss Mia. Okay. Hindi po ganun kaklaro. Basta ang sabi po nila sa akin is iurong po na lang yung kaso dahil malaki yung company nila din, malakas po ang influensya dito sa Taiwan. Ganun po yun. Paulit-ulit nilang sinasabi sa akin na nandoon na ako po decidido that time na kung mapauwi ako, okay lang sa akin. Ang importante, ituloy po yung kaso dahil wala din naman po kasi kahit iurong po, alam po naman mapapauwi din ako. Tama po ang iyong desisyon. So, may nangyari po ba? Yes, Ms. Angel. Naging thankful na lang po siguro ako na nung itinuloy ko ang kaso sa CLA, tinulungan naman po ako ng CLA na ilabas yung transfer letter po at saka yung tax refund po. Then, doon na lang po ako nag-decide na huwag na ituloy yung kaso, then mag-transfer na lang ako. Doon ako nakatahimik. So, yung po, naka-thankful ako na nakalipat ako na ibang company na mas maayos na company at broker. Then, nag-umpisa na lang ulit yung parang nagkaroon ulit ako ng galit or naramdaman ko lahat ng sakit. Nung nakita ko yung nangyari sa KYEC na nakapunta lahat siya sa social media. Yeah. Na, kumbaga, ilang months na yung nakalipas na nakalimutan ko na yung ginawa sa akin ng Shenghua. Kumbaga, pinagpasadyos ko na lang lahat. Yeah. Then after makita ko yung post sa KYEC na at daming nag-positive, ang daming nahihirapan, doon ako nag-umpisa ulit na lahat ng ginawa nila sa akin, bumalik lahat sa akin. Nasabi ko, ginawa nila sa akin dati, tapos ngayon, napakaraming kapwa ko OFW na nahihirapan. Na yeah, hanggang ngayon po. Naranasan ko. Hanggang ngayon, sa dahil totoo lang. Dahil sa pabayaan nila, dahil sa totoo lang po, isa ako talaga sa magpapatunay kung gaano sila sobrang pabaya sa tao dahil naranasan ko po yan na 8 days ako sa hospital, wala akong naranasan sa kanila na kahit isang concern o kamustahin nila ako kung buhay pa ba ako o hindi. Yeah. Kaya sabi ko, yung parang nakikita ko sa mga taga-KYEC noong time na yun, yung sobra, kahit sobra ako nasasaktan dahil alam ko yung pakiramdam kung gaano kahirap yung ganung sitwasyon. Yeah. Kaya sabi ko, kung sana, nag-pray ako na sabi ko, sana bigyan ako ng pagkakataon na mailabas ko kung ano yung nangyari sa akin, yung mga ebidensya na meron sa akin, na kahit anong mangyari,
at least kahit papaano, makatulong ako sa ibang kapwa, kapwa ko OFW na under management ng Shenghua. So, madam, ano po yung kaso niyo ngayon? Meron po ba kayong kaso na na-file na sa Shenghua broker? Wala na po kasi na-cancel po na po yun sa CLA. So, meron po ba kayong plano na mag-file ng kaso? Kung pinakailangan po, kung yung po yung magiging way para mabuksan yung mata ng publiko dito sa Taiwan na kasi gusto ko po kasing malaman yung totoo. Kung totoo bang malakas ang impluensya ng Shenghua sa Taiwan government. Kaya ganun palakas yung loob nila na marami sila na agrabyadong OFW. Kasi madam, meron kang dalawang kaso na pwedeng paraan para i-file ang kaso. Una, sa 1955 para bigyan ka ng karapatang pantao. Dahil sa ginawa ng Shenghua sa iyo na pagpapabaya, kaya nagkaroon ka ng mas malaking komplikasyon at nagkaroon ka nga ng kidney problem. Kasi ang pagkakaroon po ng baby, that's a natural thing. So hindi po pwedeng gamitin ang baby para sa kidney problem. Kaya ako, nauunawaan ko yan. Pangalawa po, kung halimbawa ayaw niyo po sa 1955, pwede din kayong mag-file sa police station, pinakamalapit na police station. Kasi po, yung ginawa nila na isinapubliko ang iyong sitwasyon, that is one case na pwedeng masama sa defamation o paninira ng puri na nagkaroon na nagresulta sa iyo ng anxiety at iba pang emotional na breakdown sa iyo kaya nga gusto mo nang lumipat at ayaw mo na sa lumang kumpanya. So ito po yung dalawang lugar na pwede nyo pong i-file ang kaso po ninyo. Pero syempre po, lahat ng pwede nyo pong gawin, kayo po ang mag-decision. And ako mismo magpapasalamat ako kasi shinare mo ito at sana mas marami pa ang makapanood. Alam niyo po, Miss Angel, mahirap para sa isang Pilipino na nandito na isipin na wala kayong magawa kasi meron naman talaga. Kaya nga may 1955 po para sa inyo. Ngunit ang problema, kapwa natin Pilipino ang nagpapahirap sa inyo. Opo. Dahil sa broker na hindi man lang kayo binigyan ng parang karapatang pantao bilang isang OFW dito na talagang bigyan kayo ng kalinga na dapat ibigay sa inyo. Kasi nga, number one, language problem, hindi nyo naiintindihan. Kaya may broker nga para sa inyo. So siguro Miss Angel, final message po para sa iyong sarili at sa kapwa natin OFW. Para po sa sarili ko, yung natutunan po based experience ko sa Shenghua, as of now, is mas nag-iingat ako para sa sarili ko. Mm. Siguro ang mai-advise ko po sa mga kapwa ko OFW na nakakaranas kagaya ng nararanasan ko ngayon, huwag po kayong matakot. Yeah. Dahil kahit anong hirap, maging matatag kayo dahil may tao na darating na tutulungan at tutulungan kayo. Yeah. Huwag kayong panghinaan ng loob na ipaglabang kung ano yung alam yung karapatan nating mga OFW. Basta siguraduhin nyo na tama yung pinaglalaban. Huwag hayaang abusuhin yung katawan na dahil kapalit ng pera. Kasi dati mas more on tumitingin ako sa laki na isusweldo ko, sa laki ng kikitain ko. Kahit napapabayaan ko na yung kalusugan. Yeah. So mas lagi natin ipa-priority yung kalusugan natin. Mm. Then dun po sa mga magta-transfer na kagaya ng naranasan. Yeah. Mas tinitingnan nila kung gaano kalaki magpasweldo ang isang kumpanya. Huwag niyo pong pagbasihan lang kung gaano kalaki yung sinusweldo ng isang kumpanya. Mm-hmm. Tingnan niyo rin po kung ano ang pamamalakad ng isang broker. Dahil yeah. Hindi lang tayo sa company nagbe-base araw-araw. More on sa kagaya nating OFW, nasa broker po yung pag-stay natin sa dorm. Sila po yung nakakaalam kung safe ba tayo or hindi. For the benefit of the OFWs po, ano po ba yung mga brokers sa tingin nyo dito sa Taiwan na maayos? So, sa akin po sa loob po ng 10 years ko dito, masasabi ko po na isa po sa magandang broker dito sa Taiwan is, hindi ko naman po nilalahat kasi depende po yan sa management gada dormitory or gada yes. Areas. Yes. So, ang champion po is isa sa maganda. At marami po ako mga kaibigan na nagsasabi na maganda talaga ang champion. Okay. Then, Golden Brother ng Sinchu po is maganda rin. Then, sabi nila sa other areas, hindi. Kaya hindi ko po ma-general. Okay.
dark wheat po, maganda siya. So, depende na lang po yung sa management ng dormitory. Okay. So, madam, maraming salamat po, Miss Angel, sa iyong oras. Alam ko po na magtatrabaho pa po kayo and sana po mabigyan ng katarungan ang iyong kaso at lahat ng mga naghihirap na mga OFW ngayon sa KYEC. Salamat po, madam. Okay po, ma'am. Thank you po. Yeah, good luck po sa inyo. Madam, alam mo, salamat ha, Miss Jo, at nag-share po kayo talagang I feel so sad about this experience na hindi talaga, alam niyo po, kapag nakunin ka, kahit na pinatanggal mo man o hindi, it's still the same with ng anak ka. Alam yan ng doktor dito sa Taiwan. Talaga. Kaya kailangan mo talaga ng pahinga. Kaya mali talaga yun. If meron kang lakas ng loob na i-push itong kaso mo, pwede mo talaga ang i-reklamo. Pero for your safety, pwede mo din pag-isipan. Okay? Okay po, ma'am. Thank you po. Ay nako, thank you. Dapat ako mag-thank you sa'yo, ha? And ingat ka lang. Ako po, okay? Kasi sa totoo lang po, parang ang laki po ng iniluwag sa kalooban po na nabigyan niyo po ako ng chance na makapag-share dito sa inyo. Dahil as in, matagal ko na po gusto. Kaya lahat ng page sa Facebook, sinesearch ko po lahat. Naghahanap po ako ng taong pwedeng tumulong sa akin kung paano ko ma-share sa mga kapwa ko OFW. Nag-e-effort po talaga ako mag-message ng sobrang haba. Kapag may nababasa akong issue tungkol sa KYEC, pag may nababasa akong issue tungkol sa mga hawak ng Shenghua na nagsasabi talaga ako sa kanila na ako mismo ang nakaranas ng hindi maganda under the management na Shenghua. You came to the right place po, talaga. Actually, kasi bago lang ako nag-active talaga sa TikTok. And sa TikTok ko din, puro mga funny vids lang, yung enjoy lang, until na ayoko na sa Facebook kasi sobrang toxic na. So yung mga... Oh, so konting ano, news lang na pakonte. I started it with KYEC kasi parang nakikita ko na importante talaga na malaman ng tao yon. So yun, it started there. And I really quit Facebook talaga kasi talaga napaka-toxic talaga. Hindi na siya maganda para sa isang tao. Kasi ako rin po eh, nag-ano po ako ng account ko sa Facebook na... Di-deactivate po ako kasi lalo na pag oras po ng trabaho. Ayoko po talaga mag-Facebook kasi ayoko nakakabasa ng mga issue. Nag-start na lang ulit ako mag-comment. Simula nung nangyari nga sa KYEC din, sabi ko gusto ko i-share yung experience ko para maraming OFW na magising na under management ng Shenghua na maging aware sila na mas importante yung health nating lahat. Ito yes, sa, tama po yan. Tama-tama talaga po yun, Miss Angel. So, sa tingin ko po, kailangan nyo pong kumain ng maayos ha, at mag-vitamins po kayo kasi nawalan kayo ng baby. Talagang kailangan nyo po mag-recover niyan. Hindi po mamadali yung mag-recover po ng ganyong proseso. Mag-ingat po talaga kayo talaga. Okay? Iron. Iron at saka ano eh, yung vitamin B. So, you can actually yung vitamins po, pwede ka magpa-check up eh to get vitamins na tama sa iyo. Now po ma'am is I have 3 vitamins, my vitamin B, vitamin C and I have a fish oil para po sa joints. Okay, that's good. And para kasi safety sa iyo, para safety sa iyo, you can super thankful po ako. Okay po. Super thankful po ako sa naging broker ko ngayon dahil nung nalaman po nila yung situation ko na may kidney infection. Ako, konting may mararamdaman po kung hindi maganda dito sa new company ko. Sila po yung nag-i-insist sa akin na kailangan ko talaga magpa-check up. Kahit pag minsan natatakot na ako lumabas dahil nga sa sobrang pandemic. Alam nating napaka-delikado sa labas, nakakatakot pumunta sa ospital. Sa last nga po na check up ko, sabi ko doon sa isang broker namin dito, coordinator namin, pwedeng wag na. Kasi may gamot naman po akong iniinom pag masakit, sumasakit siya pag na-atake yung kidney infection. Sabi nga, no. Tama yun, magpa-check up. Ng gamot hanggat hindi ka na-check up. So, kailangan mo na yung check up dahil kailangan alagaan mo yung sarili mo dahil sa mga nangyari sa'yo. Sabi niya, sabi po nilang ganun sa akin. Kaya super thankful po ako. Yeah, and since kidney po ang problem po ninyo, talagang less sugar and less salt na po kayo. Wala na po yung tuyo-tuyo. Kasi lagi po nila akong ina-advise ng ganyan. Oo, ha? Ingat talaga. Okay. Lagi ko po sinasabi sa kanila na super thankful ako na hindi ako nagkamali ng desisyon na lumipat ako ng company, na lumipat ako ng broker.
So, which is matatapos ko pa yung 12 years ko, hopefully. Yeah, of course, you nadami kong pinagdaan. Stay healthy po, ha? Huh? Okay. Kailangan nyo po talaga kasi kidney, hindi po biro ang kidney, madam. Totoo. Ang dami po pong kaibigan na nawalan po ng buhay dahil po sa kidney problem sa atin. Gawa nga po ng hindi healthy diet po sa atin. Alam nyo naman na puro fats tayo, asin at saka sugar. Kaya mag-ingat po kayo talaga. Po, ha, Miss Angel, and pasensya ka na, I'm not turning on my video kasi I'm on my home kasi hindi ako masyadong nag-on ng camera, if not really on, you know, ready. Sabi ko kasi yung audio, and then you gave me video, kaya it's more than enough, kaya maraming salamat. No so, problem po. Yeah, I will call you sometime so we can see each other face to face, ha? Yes, ma'am. Thank you so much. Hopefully. For sure. Meron namang Facebook kasi hindi naman ako nag-deactivate na. It's still there, but I'm not just using it. And hindi ko lang talaga siya ino-open na kasi it's not good for human being na ang Facebook. Opo. Sige na, magpahinga ka muna. At least okay, you have po, time to eat so na. Thank you din. Ay, marami pa kayong matulungan, Miss Jenny. Thank you so much. Yeah, I also hope so. And God is good po. Tutulungan niya tayo, ha? Ingat. Okay, bye-bye. Okay po. Bye-bye. Bye.